Greg Slaughter on the way na the Converge. Sa pagpasok ng bagong koponan, ang Converge, sa PBA. Matindi agad ang kanilang mga nilalatag na mga plano. Lalo na para sa kanilang unang season sa PBA. Balak nilang kunin ang katulad nila RR Pogoy, Troy Rosario, Arwin Santos, Javi Mocan at marami pang mga PBA star players. Pero, ang isang manlalaro na pinakanais makuha ng Converge, ay ang big man from Northport na si Greg Slaughter. Free agent at hindi na nga naglaro si Slaughter para sa Northport nitong Governor's Cup. Ayon kay Arwin Santos, ang kakampi ni Greg Slaughter sa Northport. Merong hindi misunderstanding sa pagitan ni Coach Pido at Greg Slaughter. At dahil dyan, malaki ang chance na lumipat na ng ibang koponan si Slaughter. Maraming PBA teams ang nanliligaw sa kanyang serbisyo. At ang isa na doon ay ang Converge, ang pumalit sa pwesto ng Alaska sa PBA. Nais nilang makuha si Greg dahil sa kanyang pambihirang tangkad, laki, lapad, at yung improvement niya as a player. Kitang-kita kasi ang ginaling niya mula noong siya ay nasa Ginebra at hanggang mapunta sa Northport. Nais din ng Converge na magkaroon ng isang solid at legit center para sa kanilang team. Dahil gusto nilang ma-secure yung inside presence ng kanilang koponan. At sigurado nga naman na kayang ibigay ng isang Greg Slaughter ang mga hinahanap na iyon ng Converge. Jason Perkins ka San Miguel Beerman. Sa pagkawala ni Arwin Santos sa koponan ng SMB. Lalong nakita yung kakulangan ng kanilang koponan sa isang stretch at versatile forward. Ang tipo ng forward na kayang tumira at reliable sa labas ng shaded area. Sa pagpasok kasi ni Vic Manuel sa SMB, eh halos per aho lang sila ni Junmar Fajardo ng playing style. Perhong inside facilitator at perhong post scorer. Kaya ang nangyayari, mas sumisikip yung ilalim. Hindi katulad kapag may isa kang stretch forward na maraming arsenal sa opensa. Kaya naman, nais ng SMB na magkaroon ng bagong big man o power forward bilang pamalit kanino man kina Mo Tautua o Vic Manuel. Nais na kasi ng management na magkaroon ng bagong katandem si Farado na magre-resulta sa magandang chemistry. Junmar Fajardo sa ilalim, gagawa ng play sa poste at may isang stretch forward na siya'y mapapasehan. So, talagang luluwag at mas lalawak yung opensa ng San Miguel pag nagkaroon sila ng isang stretch forward gaya ni Jason Perkins. Ang maganda kasi kay Perkins, ay bukod sa maasahan siya sa ilalim, just like Manuel and Tautua. Malakas din siya at maasahan pagdating sa 3-point area. At iyon ang nagustuhan ng San Miguel sa katulad na player ni Jason Perkins. At dyan na nagtatapos ang ating latest balita para sa episode na ito. Maraming salamat po.